Magandang araw mga ka-Elfrisian, mga ka-Elfon lovers. Muling nagbabalik sa aking munting channel, Ed Hermata Vlog. For today, mga ka-Elfon lovers o mga ka-Elfrisian, mayroon tayong tatalakayin na some three-way switch. Yan. Madalas ginagamit ito sa mga hagdanan, mga hallway. Yan. Kumbaga, gagamit tayong dalawang switch na three-way. Kumbaga, sa isang halimbawa isang bulb makokontrol sa dalawang location, no? So ito yung pag-uusapan natin mga ka-electrician, mga kabutingting, ano? Ito mga kabutingting, ano? Yan yung three-way switch natin. So halimbawa ito yung hagdan. So mayroon tayong gagamitin na bulb para pag umakyat ka or bumaba ka sa hagdan, may liwanag. Then ganito, itong three-way switch madalas ginagamit dito sa hagdan or sa hallway. Isang bulb, dalawang switch na three-way switch, no? So isi-share ko lang din sa inyo mga kabutingting itong diagram na to bago natin actual, ano? Ito yung line 1 kasi line to line tayo dito, no? Line 1 direkta sa either kahit ano naman gagamitin nyo dyan, bulb, no? Yung line 2 natin dumaan dito sa switch, which is nandito sa baba, no? Diba, ito yung first floor, ito yung second floor, no? So nandito yung nakalocation yung three-way switch natin. Then nagkakaroon tayo ng traveler, dalawang wire yan. Yan, wala kasi akong ano eh, wala akong pulang pint, ano, marker, no? Yan, pupuntahin dito sa taas sa second floor. May isang three-way din na switch dito nakalagay. Ayan. Then ito yung return papuntang light bulb natin. Halimbawa, nandito ka galing. Gusto mo umakyat, madilim. I-on mo muna yung switch dito isa. So ngayon naakyat ka na. Ayan. Pagdating mo sa taas, halimbawa matutulog ka na. Siyempre, papatayin mo na yan. Hindi mo na kailangan bumaba rito para patayin. Hindi mo natin patayin yung ilaw na to, no? Yun yung purpose ng three-way switch. Halimbawa, sa hallway, medyo mahaba-haba yung paglalakaran nyo or lalabas kayo dun sa gate. Siyempre, pagdating dun sa paglabas nyo na sa gate, dun muna papatayin yung switch, yung ilaw, no? So ito ay papakita ko lang din yung single switch para malubos na maunawaan ng mga gustong matuto sa electrical. Ito yung kadalasan na ginagamit natin sa bahay, single switch, no? Line 1 dumirekta sa bulb. Then at line 2 pumunta na ang switch. Ito yung single switch, ano? Yan. Then pag on mo, ilaw siya. So kaya lang siner ko to para ipinakita ko sa inyo para madali nating maintindihan, ano? Lalong-lalo na yung mga hindi pa talaga ano sa electrical. Ayan. Although sa mga electrician, madali na lang to. Itong purpose naman dito, kaya nagkaroon tayo ng tutorial para dun sa mga gustong matuto sa electrical. So ngayon, para maano natin, maintindihan natin yung about dito sa three-way, parang tatanggalin lang natin itong isang switch. Ayan. Tanggalin lang natin to. Yan. Tapos, yan. Tanggalin natin yan. Parang ganun pa rin naman eh, no? Yan, kung mapapansin nyo. Parehas lang, di ba? So, ngayon, dito natin ilalagay yung isang three-way, no? Yan. Isang three-way switch. Yan. Yan. Tapos, dito rin, maglalagay tayo ng isa. Yan. No, para madali natin maintindihan. Halimbawa, gusto mong gawing three-way yung ilaw mo. Ayan. So, ngayon, yung pinaka-traveler natin, ito na yun. Ayan. Switch to switch, yan. Ayaw nang sumulat. Ayaw. Ayan. Tapos, itong isang traveler dito rin, diretso yan. Ano? So, ngayon, yung ano kasi natin, yung switch na kaganon yan. Kaganon. Pwede palipat-lipat yan. Dito yan. Yan.
pagka ganyang posisyon, ilaw yan kasi ano, lane 2. Sabi dito, dire-diretso dito, di ba? Tapos nandito rin nakatutok yung pinaka-printer, no? Connection, no? So, ilaw yan. Halimbawa, papatayin mo, dito ka nag-on. Tapos pumunta ka dito sa lugar na to. Kung gusto mong patayin dito sa lugar na to, pindutin mo lang yan, lilipat na yan dito. Connection na yan. Yan. Ayaw na sumulat yung pintel pin ko. 15 pesos lang kasi to. Yan. So, ngayon kung nandito yan lumipat, ano, kung lumipat yan dyan, so, pag dito, kaganon siya, connection, pumunta rito, so, putol na siya. So, kaya mag-off siya. Limbawa, mayroong malis ka na, mayroong pumasok ulit na tao, madilim, gusto niyang pasindihan, pagka pinindot dito, nilipat din yan sa kabila. Ayan. Ayan. No? Ito na, itong side na to. Ayan. Ayan. Kuha nyo na. So, pag nilipat natin, may ibang tao na pumasok. Pag i-switch dito, ito ang magkakaroon ng connection kasi pinatay kanina na lumipat dito. So, may bagong tao na pumasok, magkakaroon na ng connection yan papunta rito. So, ito yun. Yan yung 3-way switch, ano? So, i-actual natin, ano? Ito pala yung ano, ito yung yan, pag nakikita kayong nakakita kayo ng ganito, ito yung 3-way switch, ano? Yan. Yung walang guhit dito. Kasi papakita ko sa inyo yung isa. Ito naman yung single switch, no? Yan. May gatla yan ito. Yan. Yan, kung mapapansin nyo. Then, yan. No? So, mayroon silang pagkaiba sa, ano, sa appearance, no? Ayan, no? Kaya madali natin matrace, ma-identify kung three-way. No? Sa sunod, ay tatalakayin din natin yung four-way switch. Ang four-way switch naman is additional na lang yun doon sa three-way. Pero ito muna, i-ano natin yung three-way, no? Para maintindihan. So, papakita ko sa inyo dito yung ano, yung pagwa-wiringan natin. Ito. So, ito yung ano natin, no? Yung board natin. Ito yun. Ito yung utility. Yan. Utility 1, utility 2. Dito yung 3-way na switch isa. Dito yung 3-way switch na isa. Then siguro ang pailawin lang natin is ito lang isa, ano? Para hindi tayo maano masyado sa wiring. Ito lang muna. Kumbaga ito yung first floor. Ito yung second floor. Ito yung nasa tapat ng hagdanan. Pag umakyat ka kaya sumindi, ano? So babalikan ko kayo pagka nalagyan na ng wire yan. Dito na lang natin idaan yung traveler, yung dalawang wire. So, guys, nandito na yung ano, wiring niya. Ito yung traveler. Yan. No? Yan, traveler niya. Ito yung hotline. Plus, ito yung traveler dito sa switch number 2. Na 3 switch. Yan, ito yung return, yung papunta dito sa bulb natin. Mapapansin nyo, tinanggal ko muna yung isang ano dito, bulb, para hindi kayo malito, no? So, lalagyan sa natin ng bulb. Yan. Na natin. So, kukunik natin yung yan. Kukunik ko muna yung switch, no? Yung pag-kunik nito, yan, kung mapapansin nyo, itong dalawang magkatabi na to, ito yung sa hot wire, tawag natin dyan. Ito yung traveler. Yan. Tigisa sila dyan. Sa kabila naman, ganun din. Pabaliktad naman. Dito yung hot wire. I-return. Papunta sa bulb. Then, dito yung dalawang wire na galing dito sa kabila. Ano? Okay, electrician. Ano? Na-wiringan na natin. May kabit na natin yung 3-way switch. No? Yan. Yan. Papakita ko sa inyo. Yan. Oh, no? Ito yung traveler, dalawa. Ito may bulta, no? May kuryente na tayo dito. Ayan.
dalawa. Ito yung diagram niya. No? So, kung dito tayo sa hambo, ito yung first floor. Sindihan natin yung ilaw dun sa hanggan. Kasi akin tayo. Yan. Okay. Kita nyo? So, ngayon, ang bawa, umakit ka na rito. Umakit ka na yan. Pagdating dun sa taas, pwede mo patayin ito. Ito yung switch taas. Yan. Di ba? Pwede nyo patayin, pwede nyo nakasindihan dito sa taas. Halimbawa, kung nakasindi siya sa taas, patayin sa baba, pwede rin. Pwede rin, sindihan dito, patayin dito sa taas. Ganun yung gamit ng revision. No? Ganun lang mga ka-aircon, mga ka-electrician, nababanggit ko rin yung aircon kasi isa rin akong aircon technician. No? Then, RME. Hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Pwede naman kayo mag-subscribe. Wala namang bayad yun. Then, kung mayro kayong gustong itanong or comment para mapaganda pa natin ating content, i-comment nyo na lang dun sa aking YouTube. Sa video sa baba. Ano? Okay, maraming salamat sa mga katuloy na sumusuporta. Bye-bye.